Nandala pong issue yan, pera ng mga coconut farmers. Hindi inilalabas, bilyon-bilyon. Ngayon, pinare-release na. Pero hindi nare-release ang gobyerno, saying na baka nawalgasin ng mga farmers yung pera na ibibigay sa kanila. Number one, yung pera, pera ng farmers. Number two, ayaw nilang ibigay. Number three, 20% na nung pera, nawaldas na, natalo po yan eh, nilagay sa San Miguel, di ba? Kung ba natalo, 20% nawaldas na. So meaning, pag gobyerno ang nagwaldas ng pera, okay lang. Pero pag ikaw nag gumastos sa sarili mong pera, hindi pwede. Centralized system. That is central bank system. Kaya wala tayong pera. Lupa. Ito po, I'm discussing about the central government system. Lupa, lahat po na lupa rito pagpaari ng gobyerno. Wala pong pag-aari ang kahit isa sa atin na lupa, kahit yung pinili mo. Dahil yung lupang pinili nyo po, pinapayari nyo sa gobyerno ng milyar taon-taon. Pag hindi nyo po binayari yan, kukunin po nila sa inyo yan. Meaning, hindi sa inyo yan, umuupa ka lang sa kanila. Dahil kung sa inyo yan, paano nila makukuha? Kaya pagkatapos yung magpili, hindi mo mailagay na asset kasi meron ka liability. Tama po? Bago pa nagkaroon ng Republic of the Philippines, nandiyan na po yung lupang yan eh. Pag-aari po yan ng mga balabala ngayon dito, mga barabarangay, mga dato. Kaya, pinakamayaman ng Maynila sa Tondo noon, kasi Rahal Sulaiman was trading in Tondo, and hindi kanya na sistema. Nung pumasok ang PPA, kumami na ang squatter. Hanapin nyo, ang pinakamahihirap na squatter sa buong Pilipinas, nandun sa Tondo, harap ng PPA. And yet, that was the richest place of the Philippines during, before Republic of the Philippines came, before the Philippine Ports Authority came. In fact, na palang makasila, punta ko kayo sa history yan, Port of Manila yan. Kaya dami-dami may hirap dito sa Manila dahil yung puerto natin, hindi natin napapakinabangan. Samantalang, if that be turned over, when I was counselor, I said that Paseco is a the Paseco Economic Zone is going to be a free zone yung buong plano namin dyan para tayuan ng parang Clark Air Base yan, parang yung ginawa nila sa mga free ports para makapagtayo ng mga industries, mga condominiums, materyan. Dyan po sa Paseco yan, nakatiwang-wang ang lupa, 20 hectares lang ini-squatan dyan. And yet, dun sila sa katabi, ang daming walang lupa. Pagtawin mo lang, ang daming available na lupa. Nag-government lang. Ibig sabihin mo na may ari yan, publiko yan, inangkin ng pamahalaan niya. Because of laws. You go all over the Philippines, every time I fly po, going to Visayas and Mindanao, paglabas ko pala ng Cavite, thousands of land, acres of land, talaga, wow! Ang ganda, ang tubig, ang linis-linis, ang yaman-yaman ng tubig. Hindi mapapinabangan. Ang daming lupa, pero ang tao walang lupa. Kailan naging gobyerno ang lupa? Kaya walang, kaya maraming squatter, dahil maraming walang lupa. I think, hindi dapat inawa, dapat ipamahagi na ng pamahalaan ng lupa sa lahat ng gusto mag-cultivate ng lupa. Hindi nila dapat hawakan. Kasi nakatiwang-wang. Bakit hindi po nagtatagod buy a land for the land blessing program na napakaganda po konsepto? Kasi ang pili talaga pinanginigay yung lupa ng may ngayon lupa. Kahit man tayo po, kunin yung lupang binili na natin, ang binana natin, we will fight them against Supreme Court. Pag naging leftist ka pa, papatay ka pa. Normal yun eh. Pero yung lupa, na walang may-ari, ibigay mo sa mga tao, walang papalag. Ang description lang, ang obligasyon lang, pakinabangan mo, huwag mo lang sisirahin, pwede sa'yo. Bakit gano'ng central government? Centralized government. Bakit Metro Manila, ang dito natin development? Punta ka ng probinsya, kulang ang development. Punta ka pala ng Bulacan, pahirap ka, palayo na palayo. Pumunta na ano? Papunta na sa, palayo na palayo. Pahirap na palayo. Bakit? Central government namin. Ang pera ko ng local government, ako po, former local official, experienced local official, na lahat po na kinukulekta natin dito, kinukuha lahat ng sinasabing ulat sa DBM niya. Lahat ng local government, kinukuha po lahat ng pera niyan, tapos ibibilik sa atin yan. Oo, every quarter, unti-unti. Ano ibig sabihin? Yung kinolekta ko, ngayon, namamalibos pa ako. Kaya huli na ibibigay, kulang pa kasi merong systems loss. Pag kumukuha ka rin, may partiyan na sila. Kung
ang mga pera niyan na kinokolekta natin dito, stays with our locality. At ang dapat ang sharing should not be 60-40 na mga sentral. Dapat 10% lang sa kanila. Bakit? Konti lang sila. Isang presidente, vice president, 24 na senador, 250 congressmen. Konti lang sila. Tayo, isang mayor, vice mayor, mga konsehal, milyon-milyon po ang kaharap. Direkta sa tao, humingi ng medical assistance, palaro, whatever, nagkasakit. Direkta po ang accountability ng mga local officials sa tao. Senador, malalapitan ba na ordinaryong tao? Paliban sigat ka. Hindi. Kaya less accountable sila. So what I'm saying is, if we decentralize government, mas mabilis ang servisyo, mas masaya ang tao, mas mare-respond ng mga mayors, councilors, at vice mayor, ang tunay pong pangailangan ng tao. Simply decentralized form of government. Right? Yan pong mapatay sa atin. Ang PIDAF. Ang pera ng Pilipinas, pinagkakasasaan lang po ng kakaunting pamilya. 250 lang ang congressman. Pero 70 to 125 million a year ang pera niya. 250 lang po yan. Ang laking pera nun. 24 lang ang senador, pero 250 million a year ang PIDAF niya. Ang laking pera nun. Isa lang ang presidente, pero 60 billion pesos ang intelligence fund niya. Ang sinasabi po niyan, yung pera daw na po na yan, ibibigay sa tao. Okay, so kinolekta mo ang buwis, binigay mo ang share ng presidente, ng senador, ng congressman. 60 billion, bumaba, naging 250 million, bumaba, naging 120 million. Pagbaba po niyan sa tao, bariya-bariya na lang yan. Tama po ba? Oh, sulat po kayo. Pag media, siguro malaki. Nag-ordinary tao, 200 pesos. Maghawak nila. So what may saying? Inuporma natin yan. Hindi po ako naniniwala na mga legislator dapat may PIDAF. At hindi rin po ako naniniwala na dapat pera tayong intelligence fund na pwede mo hindi explain ka sa mga ginamit. At pera ng taong bayan yan. Kasi na, nung una po, naaalala ko, pagka binabasa ko ang mga old political histories, noong 1986, ang PIDAF, ang CDF na ng congressman, 1 million. 1 million pesos lang. Ngayon, 120 na. 150, ako pa tumasa mo. Pero dati, 70 kasi plus 50 daw. PIDAF. Noong una, pag ikaw po nang kandidato, usap tayo, okay, tayo tayo ng political party natin. Opo, kandidato, senador, ikaw, congressman, ikaw, congressman. Nahalal tayo ngayon. Tapos, usap tayo mga partido, saan natin lalagay ang budget natin? O, pabahay, para sa mga magsasaka, para sa mga hospital. O yung konti, ilagay mo naman para sa mga opisina natin. Pag nalaman ng tao yan, isusumpa ka ng tao. Bakit ka mo kandidato, tapos ilagay mo ng pera ang opisina mo para sa'yo? Tama ko. Ngayon, nadya-justify na yan. Social services. O kaya pala po yung PPP na 40 billion pesos na. 40 billion na po ang PPP. Last year, 4 billion na nawawala sa 23 billion. Kaya pala yung PPP, itinaas kung kailan mag-i-eleksyon. Ano mo, kailan mag-i-eleksyon sa kitataas? Yung 2,000 pesos a month, 600 pesos na lang daw minsan umaabot sa tao. Bakit? Basta tumaan ang pera sa tao, napabawasan.